Ikatlong Kabanata. May isang pariseo at pinuno ng mga Hudyo na ang pangalan ay Nicodemo. Isang gabi, nagsadya siya kay Jesus. Guro, sabi niya, nalalaman po namin kayo isang guro mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa Kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya mararanas ang pagharian ng Diyos. Paanong maipapanganak na muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya pagkaharian ng Diyos. Ang tao'y ipinapanganak ng kanyang mga magulang ayon sa laman, ngunit siya'y pinapanganak ng espiritu ayon sa espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiinip ang hangin kung saan ito ibig, at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan napaparoon. Ganoon din ang nangyayari sa bawat ipinanganak ng Espiritu. Paano pong mangyayari iyon? Tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, guro ka ba naman sa Israel at hindi mo nauunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan mo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinapatotohanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinapaniwalaan ang mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa lupa, paano ninyo mapapaniwalaan kapag ang sinabi ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas na tanso tuon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, di hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang nabubuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag na ang mga ginagawa niya'y pagsunod sa Diyos. Pagkatapos nito, si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay nagpunta sa lupain ng Judea. Nanatili siya roon ng kaunting panahon kasama nila at nagbabautismo. Si Juan ay nagbabautismo rin naman sa Enon, malapit sa Salim, sapagkat maraming tubig doon. Pumupunta sa kanya ang mga tao at nagpapabautismo. Hindi pa noon nabibilanggo si Juan. Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Hudyo tungkol sa paraan ng paglilinis. Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, Guru, yun pong lalaking kasama ninyo sa ilayo ng Jordan na iyong pinatotohanan ay nagbabautismo rin. Nagpupunta sa kanya lahat. Sumagot si Juan, kahit sino'y walang tatanggapin ka naman, malibang ito yung ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo na rin ang makakapagpatuloy.
sinabi kong... Kaibigan, ito na naman ako. I-share ko sa inyo ang aking naunawaan sa talatang ito mula sa Juan Kabanata 3. Magandang mensahe dito mga kaibigan, lalo na ang tungkol sa pagbagong silang natin, pagbagong panganak natin sa espiritual na bagay, mga kaibigan, hindi sa pagsilang ng ating katawan, na yung bang sinabi dito ni Nicodemus na hindi ipinanganak muli sa physical na bagay, kagaya ng tanong ni Nicodemus, paanong maipanganak pangmuli ang isang taong matanda na? Sabi niya dito sa Juan chapter 3 verse 4. Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan? Kailangan natin, mga kaibigan, mag-repent, magbago, magsisisi at tanggapin natin ang ating tagapagligtas na si Jesus Christ bago tayo magpalublob. Hindi yung magpalublob na magpalublob tayo, hindi pa natin nakilala si Jesus Christ, hindi pa tayo nagbago, hindi pa tayo nagsisi. Eh, walang effect yun, mga kaibigan. Para sa akin, ha, sa naunawaan ko, ha, sa naranasan ko, ha, sa nakikita ko rin sa mga, sa iba na nagpapabautismo, na hindi nila nakilala ang katotohanan, mga kaibigan. Eh. Parang walang meaning yung pagbautismo na iyon. And then, itong sinabi ni Jesus na sa verse 5, sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi king ang sinasabi kong ito, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, kailangan natin mga kaibigan na mabautismo din sa espiritu. Sa spiritual nga, mga kaibigan, ang pagkakaalam ko dito sa naunawaan ko mga kaibigan ay spiritual na bagay na na-open ang ating spiritual, mga kaibigan, na na-change ang ating espiritu ba, mga kaibigan. Tayo ay meron tayong espiritu mula din sa Diyos, ngunit gumagawa tayo ng mga kasalanan, mga maraming mga hindi magagandang gawain na ayaw ng Diyos, nilalabag natin siya. Kailangan mapalitan yun, mga kaibigan. Mapapalitan ng panibagong espiritu.
yun ang pagkakaalam ko, mga kaibigan, ano, filled with the Holy Spirit. Yung yun na nga, sa atin maninirahan na ang Espiritu ng Diyos. Kaya ang spiritual na bagay, meron na tayong maunawaan, atin na siyang maintindihan, makikita na natin ang presensya ng pangkalangitan ng mga spiritual thing. Dahil yan po, mga kaibigan, na bago ang ating espiritu, newborn of spiritual thing. Kasi spiritual to spiritual lang naman, mga kaibigan, eh. Hindi tayo makakita ng mga spiritual na bagay kung hindi po tayo na ipinanganak ng spiritual nga. Ito ang sinabi dito ni Jesus sa verse 5, na sa pamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makapasok sa kanya ng Diyos. So, hindi siya makapasok. Hindi din niya makikita ang spiritual na bagay. Actually, mga kaibigan, marami pang akong gustong i-share sa talata na to. Ngunit sa ngayon, ito lang muna ang ma-share ko, mga kaibigan. At sana meron kayong naunawaan. At next time, ipagpatuloy ko ang tungkol sa topic na to, mga kaibigan. Dahil ang gandang pag-aralan, mga kaibigan. At sana meron kayong natutunan, mga kaibigan, tungkol sa bautismo. Kailangan natin ito, mga kaibigan. Nabanggit din dito na lahat tayo, hindi lang isang tao, mga kaibigan, magsisisi at magpanibagong buhay, tanggapin. So, sa ngayon, mga kaibigan, hanggang dito na lang. At salamat sa inyong pakikinig. God bless you. God bless you, mga kaibigan.